magandang araw po sa ating lahat, mga ka-agri. And welcome back po, no, sa ating munting channel. Hindi ko na po mabilang yung mga nagtatanong kung saan daw pwedeng makabili ng yung Heritage Chicken Breeds, yung Rhode Island Red, at saka yung mga Dominant CZ Breeds, no, or Dominant CZ Chickens. But bago ang lahat, mga ka-agri, kailangan muna po nating malaman kung ano ba ang kaibahan ng mga manok na ito, no? Kasi ang pagpuproduce po ng mga manok na ito ay iba-iba ang kanilang pamamaraan. Okay? So, baka maloko tayo, baka mayroong mga nagpuproduce ng mga for breeding purposes na sabihin nila na pure or kaya breeder yung kanilang ibinebenta, pero yung offspring niya ay hindi na maganda yung resulta. So, yan po ang atatrakayin. So, mga ka-agri, ikukumpara po natin ngayon ang kaibahan ng Dominant CZ Breeds at saka yung Rhode Island Red. Okay? So, alam ko po na alam niyo na po itong mga manok na ito. Okay? So, unahin po natin yung Rhode Island Red. And by the way, mga ka-agri, before anything else, kailangan muna natin pong malaman na ang Rhode Island Red ay pure breed. Okay? While ang Dominant CZ, yan po ay hybrid. So, magkaiba po, mga ka-agri, ang hybrid at saka yung pure breed. Okay? So, kasi po, mga ka-agri, ang pure breed, maaaring magagamit natin ito sa following generations. Kapag yung anak ng iyong breeders, nanganganak, ay pwede pa rin natin yung gamitin as breeders. At yung anak ng anak niya, pwede rin natin gawin yung breeders. So, yan po ay pure breed. So, okay lang yan. But in the hybrid po, mga ka-agri, iba po ang sitwasyon, no? Pag dumaan na yan ng maraming generasyon, yung late generation niya ay maaring hindi na maganda yung resulta ng kaniyang production. So, kaya po natin yan pag-uusapan ngayon. Okay? So, unahin po natin ngayon ang Rhode Island Red, mga ka-agri. So, ang Rhode Island Red, mga ka-agri, gaya ng sinasabi ko kanina, ay isa po itong pure breed. Okay? So, pinupurify po ito, dinidevelop ito doon sa Massachusetts, doon sa United States, no? So, dumaan yan ng purification. Meron din yung mga pinanggalingan ng mga breed na manok, at after the crossbreeding, yung Rhode Island Red ay yun po ang kanilang produkto, and pinupurify po nila yan. Okay? So, itong mga Rhode Island Red, mga ka-agri, kapag pure ito, aside from they are fast growing ng mga manok, ay talagang mayroon silang makakapal na balahibo. So, yung balahibo nila po, mga ka-agri, ay makatutulong iyon sa pagprotekta laban doon sa matinding init. At kapag gumiginaw naman, ay mag-create din yun ng heat sa kanilang katawan. So, yung mga Rhode Island Reds, mga ka-agri, ay they are highly prolific. So, ibig sabihin po ay madali itong paramihin. Okay? So, ito po ay dual purpose, kagaya ng mga nabanggit natin sa mga previous video. Nagpuproduce sila ng maraming itlog, and at the same time, yung karne nila ay talagang mabibigat. And aside from that, yung characteristics ng Rhode Island Red, mga ka-agri, ay single comb po sila, no? Yung beak nila may pagka reddish, and yung katawan nila may pagka yellow, and yung shank nila, yung paa nila ay kulay yellow. So, ang Rhode Island Red, mga ka-agri, ay adaptable po sa ating weather conditions. Ito po ay heritage chicken. So, pwede natin sila itong paggalain doon sa ating mga backyard. Yan po ay kanilang maaring maubos yung mga grasses doon. So, kapag nandoon naman kayo sa urban area, pwede din kayong mag-raise ng Rhode Island kasi makakasurvive din sila sa mga lugar na yan. Pwede rin nating i-rely yung pagkain doon sa commercial and supplemented with the forages sa ating mga nabanggit, yung mga masustansyang damo talaga. Kasi napakalakas nilang kumain, mga ka-agri. Halos 80 to 90% sa inyong gastos ay maaaring mapunta doon sa kanilang pagkain. Kaya
napakahalaga din na meron tayong mga damo o yung mga masusansyang forages na pwede nating ipakain sa kanila. So yan po ang Rhode Island. At again, yung purebred mga agri, kapag sabihin natin purebred, ay maaaring magamit or pwede pa nating gamitin yung offspring sa offspring as breeders as long as hindi po sila mag inbreeding. Yung inbreeding mga kaagri ay mating of two closely related animals. So iwasan po natin mga kaagri na magmate yung kapatid na lalaking manok at sa kanyang kapatid na babaeng manok. Kapag mag inbreeding na sila, so maaaring lumilitaw na yung mga negative traits, no? Madali na silang magkakasakit and yung iba pang mga negative traits. So talagang iwasan natin na magkakaroon ng inbreeding doon sa ating manukan. So ngayon po mga kaagri, pag-usapan naman po natin ang patungkol dito sa dominant CZ chicken. Marami po ang nagtatanong kung saan daw sila pwede makabili, but take note mga kaagri, iilan lang po ang certified ng mga breeders. Actually mga kaagri, ang dominant CZ ay it is a hen hatchery from CZ Republic. Okay, so isa po itong kumpanya mga kaagri. So ang kumpanya na ito mga kaagri ay nagpo-produce po sila ng mga hybrid hens. Itong hybrid hens mga kaagri ay kinukuha nila yung mga positive traits kagaya ng pagiging well-feathered ng mga manok. Heat tolerant po sila and kapag umuulan naman sila po ay makaka-adjust din. Aside from that mga kaagri, ang purpose din po nila is para maliles yung mortality, para yung mga manok na maliliit ay makakasurvive. Ang mga manok na ito ay nagpo-produce ng maraming itlog mga kaagri. So good laying hens po ang mga manok na ito, itong mga dominant CZ chicken. Dito sa Pilipinas mga kaagri, actually, si Dr. Erwin Cruz lang ng dominant Asia Pacific ang inauthorize na mag-distribute ng mga manok na ito. Sila po yung kumbaga co-founder dito sa Pilipinas. Mga kaagri, para hindi po kayo malito, ilagay ko dito sa description box yung Facebook page ng Dominant Asia Pacific para po makikita nyo doon ang mga iba't ibang species ng mga manok ng Dominant CZ. And doon mga kaagri, kapag bumili kayo ng manok doon sa Dominant Asia Pacific, meron po silang guidelines. So una, yung mga bumibili kailangan dumaan ng seminars. Meron silang tinatawag doon na Module 1, Module 2, Module 3. So kailangan mo itong malaman para po ay ma-maintain po ninyo yung good breeding practices po doon sa inyong farm. So kasi nga itong mga manok na ito ay hybrid. So kapag hindi ito ma-monitor at hindi ito malagaan ng mabuti, so maaaring yung mga negative traits ng mga manok na ito ay lumilitaw doon sa future generations. Actually mga kaagri, merong mga 24 species ng mga dominant chicken. So ang pinaka-popular dito sa Pilipinas mga kaagri, may tinatawag tayong D107, yung dominant blue. Mayroong D109, yung dominant black. At saka yung D102 or yung dominant brown. So ito mga kaagri, tandaan po natin. Ang hybrid po mga kaagri ay magkaiba doon sa purebred. Ito po ay napakalaga, lalong-lalo na sa mga nag-i-start pa lang mag-breeding. So yung mga farmers po natin na nakabili doon sa Dominant Asia Pacific, kasi nga po yung kampanya na yon dito sa Pinipinas, ay sila po yung inauthorized na mag-distribute. So kapag makabili sila doon, mabibili nila ay ang parent stocks po na manok. So yung parent stocks, kapag ako bumili ng Dominant Asia Pacific, yung matatanggap ko ay yung parent stocks mga kaagri. So kapag yung parent stocks na inaalagaan ko ay nanganganak, yun na po ay ang first filial generation or yun pong tinatawag nating F1. So yung F1 na napoproduce ko coming from my parent stocks ay na pwede ko yung gamitin ibenta as breeders po naman. Na pwede pa yan, F1. Kapag ang kaibigan ko bumili sa akin galing sa aking F1,
yung F1 mag-agree kapag yun na po ang kaniyang binibreed. At again, tandaan natin na maiwasan po natin yung inbreeding. So kapag ibibreed po natin sila, and next offspring po yan ay tinatawag na second filial generation, or tinatawag itong F2. Ang F2 offspring, hindi na po ito pwedeng gamitin for breeder. Kailangan ang gamitin lang ninyo ito for egg production and for meat production. Kasi kapag ginagamit po ninyo ito for breeding purposes at pinapapisa nyo ito, ay hindi na maganda ang resulta. Okay? Kaya ito mga ka-agree, kapag ikaw po ay nagbabalak bumili ng mga manok na dominant CZ, or ito po yung mga heritage chicken, kailangan po dumaan kayo ng kanilang seminar. Yung mga seminars na ginagawa nila, or dapat po ninyo yung malaman. Kasi nandoon po yung mga basic breeding practices ng dominant CZ. Marami na po ang naluloko, no, na bumili ng mga akala nila ay dominant CZ lines talaga. Pero dumaan na ito ng maraming henerasyon. Kaya yung production nila ay hindi na ganong kaganda. So kapag yung mga mamimili at dumaan na sila ng seminars, so sila po ay makukonsider na as certified breeders. So doon tayo bumili ng mga dominant CZ chicken, doon sa mga certified breeders. At sa mga certified breeders po naman mga ka-agree, once ma-certified ka na, mayroong expiration yung pagiging certified breeders mo. So sila po ay nagbibigay ng 2 years, kasi po yung mga dominant CZ chicken naging productive po sila sa loob ng 2 taon. So beyond that years or duration, so yung mga traits, yung mga production, yung mga offspring nila ay hindi na gano'ng kaganda. So kapag mampas na ng 2 years yung mga certified breeder, so ang ginagawa nila, kailangan nilang mag-renew ulit. Kailangan nilang kumuha ulit ng parent stocks from dominant Asia Pacific. So yan po. Sa susunod po nating video mag-agree, atin pong tatalakayin kung saan ba pwede makabili ng mga dominant CZ chicken na malapit sa inyong lugar. Again, 2 years po yung validity ng kanilang certification. So yan po ang kaibahan ng Rhode Island Red at saka doon sa dominant CZ chicken. So sana po mga ka-agree, may natutunan po kayo sa videong ito, and maging mapagmatsyag po kayo kapag kayo po ay bumili ng mga dominant CZ chicken. Kapag mayroong nagiklaim na kanilang manok ay dominant CZ product, tingnan nyo yung date of yung pagka-acquire niya ng certificate. So magbilang ka ng 2 years, kapag within 2 years pa siya, then pwede pa siya gawing breeder. Alright? So on our next video mga ka-agree, atin pong tatalakayin kung saang lugar tayo pwedeng makabili ng mga dominant CZ chicken. So based po sa record ng dominant Asia Pacific, marami-rami na ang naka-acquire ng mga manok na yan, no? And sa Dominant Asia Pacific Facebook page, doon nakalagay ang mga updated na mga list of certified breeders. So marami-rami yan sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Alright mga ka-agree, kapag hindi pa kayo nakapag-subscribe po sa ating channel, kindly click po the subscribe button below and also hit the notification bell para po updated pa po tayo sa mga next video po natin related to this topic. Alright, maraming salamat po sa ating mga ka-agree dyan na patuloy na sumubaybay at sumusuporta po sa ating video. Alright, sa ating lahat, maraming salamat and God bless.